Teresa Magbanua y Ferraris, general ng himagsikang Pilipino sa kabisayaan at isa sa mga bayaning lumaban noong kasagsagan ng himagsikang Pilipino. Ang kanyang mga tagumpay sa pakikipaglaban ay nagbigay sa kanya ng taguring Joan of Arc ng kabisayaan. Naiisa ang tawag sa kanya bilang paggalang at pagdakila sa isa sa mga natatanging babaeng general ng himagsikan. Ang kasalanan ko lang ay isa akong hamak na inyo. Walang pinag-aralan inyo. Na walang karapatang mabuhay dito sa bayan. Lakasan niyo ang loob niyo. Kailangan niyo pa mabuhay. Hinirang na General si Teresa Magbanua. Ika-3 ng Disyembre, 1898, hinirang na General si Teresa Magbanua sa labanan sa Sapong, Sara, Iloilo. Ba't ka narito? Nagdala ho ako ng mga pagkain. Anong panganib pumunta sa kampung ito? Nabalitaan ko pong sumapi na ang mga kapatid kong sina Elias at Pascual. At ngayon ay nakikipaglaban na sila. Gusto ko rin po sana sumanib. Hindi na babagay siya makipaglaban sa rebolusyong ito, Teresa. Bakit po, Tio? Mapanganib. Kaya ko pong suungin ang lahat. Kaya kong lumaban. Teresa, umuwi ka na lang. Bakit ho? Dahil sa babae ako? Kaya ko pong lumaban. Kaya kong humawak ng baril.
Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Umuwi ka na, Teresa. Ano pa bang hahanapin mo sa buhay, Isa? Mayaman na kayo? Tinitingala ang pamilya sa bayan ito. Mataas ang pinag-aralan mo. At mahal ka ng asawa mo si Balderas. Pero mababaw na dahilan po ang mga yan. Hindi ko na humasikmura ang mga pang-aaping ginagawa ng mga Kastila sa ating mga kababayan. Noong maliit pa po ako, ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ko pahihintulutan magpatuloy ang ganitong kalakaran. Pero may iba pang paraan sa pagsisilbi sa bayan, Teresa. Pero ang kailangan po ninyo ay mga taong haharap sa mga Kastila. Narito po ako. Handa po akong lumaban. O sige, Teresa. Gawin mo na ang dapat mong gawin at hindi kita mapipigilan. Alam ko hindi kita mapipigilan sa gusto mong gawin. At Isa, patnubayan ka sana ng may kapal, ang lahat ng biyaya at tapang para sa kipagdigma sa rebolusyong ito. Salamat po, Tiyo, at nauunawaan ninyo ako. General Perfecto Poblador, handa po ako magpasailalim sa inyong pangunguna. Sige, Teresa. Umayo ka at bago sumikat ang araw, ay pumunta ka sa silangang parte ng kampong ito at makikilala mo ang mga tatalaga ko sa iyong mga tauhan. Isang batalyon ng matatapang na mandirigma. Hayaan niyo po at paroroon ako. Halos 100 taon na ang nakalilipas nang sumapi si Teresa Magbanua sa pamahalang revolusyonaryong na itinatag ni General Emilio Aguinaldo sa Santa Barbara, Iloilo. Leo, ba't sikatan ka? Walang ano man to. Ang importante, ang mensahe ko para sa'yo. Ano yun? Tungkol sa dalawa mong kapatid. Sina Kuya Pascual at Kuya Elias? Oo, Naisa. Ano nangyari? Dinaramdam ko, Naisa. Dahil ang Kuya Elias mo at ang Kuya Pascual mo ay parehong sinamang palad sa magkahiwalay na pangyayari. At sila'y nasawi. Paano nangyari yun? Malabo at malinaw ang sumapit na mensahe sa grupo na namatay daw ang magkapatid na hindi sa kamay ng mga Kastila. Sa Magbanua bago siya sumapi sa himagsikan.
isa siyang guro sa Putotan, Iloilo, noong taong 1894. Bagamat tutol si Alejandro Valderas, ang asawa ni Teresa Magbanua, na sumapi siya sa kilusan, ay wala siyang nagawa para mapigilan si Teresa Magbanua. Lalo na't alam niyang magaling sa paghawak ng riple at pangangabayo ang kanyang asawa dahil siya mismo ang nagturo nito. Ang bulis talagang matik ko ng mahal ko. Talagang manang-manak sa akin. Bibiro ka na naman. Hindi ka na may reganda na tayo. Si Teresa Magbanua ay binansagang Joan of Arc ng Kabisayaan. Lola Isa, talaga po pala ang tapang-tapang niyo nun. Ang galing-galing niyo humawak ng baril. Tsaka siguro, ang lakas-lakas niyo nun. Ay, apo. Kailangan ko lang talagang gawin yun. Eh, Lola, ano po mga labanan ang nasamahan niyo? Marami. Ang kauna-una ang laban ng nasalihan ko ay yung sayating na sa Iloilo. Sa pamamagitan ng kabayo ay pinangunahan ko ang aking mga tauhan na nagdulot ng malaking pinsala sa mga pwersang kastila. Eh, Lola, hindi po kayo natakot? Samantalang mas moderno ang mga kagamitan ng mga Kastila? Ang marubdob naming pagnanasang manalo ang siyang nagtulak sa amin. Marami sa mga kagamitan namin ay hindi na moderno. Maraming gumamit pa rin ng mga tabak. Pero marami sa amin, mga gera na kami nagtagumpay. Lola Isa. Oh. Eh, Lola, paglaki ko po, gusto ko po maging tulad ninyo. Pag may baril ako, kakasa ko ganito. Tapos, bang, bang, bang! Patay silang lahat. Dapat mong gawin ang lahat sa tamang lugar. Ginawa ko lamang iyon dahil kinakailangan. Pero bago ang revolusyon ay hindi ko ginawa yun. Ako ay nag-aral ng mabuti at nagturo sa isang eskwelahan. At doon ako nakapagsilbi sa ating bayan. Eh, Lola, akala ko po ba dapat matapang, di ba? Ayaan mo lang. Si Teresa Magbanua, palibhas ay mahilig sa mga gawain panlalaki, ay pinasok ng kanyang mga magulang sa mga eksklusibong paaralang pambabae. 7 taon sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, Iloilo, Kolehiyo de Santa Rosa noong 1884, Santa Catalina noong 1886, at nagtapos sa Kolehiyo de Doña Cecilia noong 1894. Nag-aral rin siya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nakamit niya ang titulong Maestra Titulada Superior noong 1894. Sinabi ko na sa inyo na gawin ninyo ang inyong matakdang aralin. O ikaw? Hindi ko na, di ba po, sa paglalaro. Tawa ko na kanina.
Tama ba yon? Ayun naman pala eh. Opo. O ikaw naman, primitiva. Masyado kang madaldal. Kaya walang pumapasok sa kukote mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko po. O, mabuti naman. O, Asuncion, ginawa mo ang takdang aralin mo? Opo, nagawa ko po. O, patingin mamaya. Opo. O, Silito, masyado kang tago ng tago dyan. Ginawa mo ang takdang aralin mo? Opo, nagawa ko po. O, mabuti. Mamaya, pagkatapos ng klase, ipasan ninyo ang mga takdang aralin ninyo, ha? Opo, opo. Mag-umpisa na tayo sa isa pa nating leksyon. Teresa, nakapaglaban rin po ba kayo sa mga Amerikano at Hapon? Oo. Kasama ako sa mga humarang sa mga puwersang Amerikano noong 1899. Nanalo kami sa Balat ang Takos Yaroan at sa Balantang Araw. At 400 Amerikano ang nasawit. Lola, matapos po ang digmaan, saan po kayo nagtungo? Nang nasakop ng mga Amerikano ang buong Pilipinas, bumalik ako sa Sara, Iloilo. At namalagi sa kapili ng iyong Lola, ito na po ba natapos ang pakikipaglaban? Gusto ko pang lumaban noon, Apo. Daangan nga lamang ay matanda na ako. Pero hindi pa rin nagbago ang marundog kong hangarin na makapagsilbi sa bayan. Lola, lumaban pa rin po kayo? Tandaan mo, Apo, lahat tayo ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay. Huwag na huwag kang papaalipin sa ibang lahi. Binenta ko ang iba kong kagamitan para magamit ng mga kababayan natin sa Iloilo laban sa mga Hapon. Lola, di po ba ang mga magigiting na sundalo ay nakakanagap ng Medal of Valor? Apo, hindi pa uso noon ang mga medalya. At saka, lumaban ako hindi para magkaroon ng karangalan. Pero, di ba dapat meron din kayo? Kasi binis niyo yung sarili niyong buhay para sa ating bayan. Apo, ang mga naghahangad ng karangalan ay hindi tunay na bayani ng bayan. Luisa! Luisa! Alika na. Luisa! Ma, nariyan na po! Tinatawag ka na ng nanay mo. Ano ang pangalan ng dalawang kapatid ni Teresa Magbanua na diumanoy nasawi sa isang sagupaan? Sina General Pascual Magbanua at Major Elias Magbanua, ang dalawang kapatid ni Teresa Magbanua na nasawi sa isang sagupaan. Makalipas ang halos 100 taon mula ng pangunahan ni Nay Isa ang pakikipaglaban sa Kabisayaan, ay marami ng Pilipina ang sumunod sa yapak niya. Si Jeronimo Pexon, maging si Corazon Aquino at marami pang iba. Bagamat hindi sila tuloy ang humawak ng baril at nakipaglaban sa mga digmaan, ay pinangunahan nila ang pagpapayaman ng bayan sa iba't ibang kaparaanan. Ang buhay ni Teresa Magbanua
ay sumasalamin sa napakaraming Pilipinong nagbuwis ng kanilang buhay para sa kapakanan ng buong bayan. Ang mga tagumpay ni Teresa Magbanua ay nakaukit sa rebolusyon at dalawang digmaan siyang humugis sa bayang Pilipinas. Ba't yan si Teresa Magbanua? Sino na siya? Ano na siya mo? The heroine na siya dili sa pututan? Wala ka gid na balaan sa iya, bisan sa eskwela, so nag-eskwela ka pa di? Why gid? Hindi niyo alam kung sino siya. Hindi rin. Ti, nabatian mo si Teresa Magbanua? Hindi. They include always Teresa Magbanua. And what do they usually say about her? That she is a heroine during the Spanish Revolution. Teresa Magbanua. Joan of Arc, sang panay. Gusto gina. Ngunit ang tinaguriang Joan of Arc of the Visayas ay kasamang naparam ng laksa-laksang mandirigma ng bayan sa labanan. Ang kanyang mga alaala ay naisulat lamang sa mangilang-ilang aklat ng kasaysayan. Maging ang kanyang kamatayan ay lingid sa bayang kanyang pinaglaban. Tahimik siyang pumaram noong Agosto 1947 sa gulang na 78. Maging sa araw na ito ay hindi alam kung saan inilibing si Teresa Magbanua. Walang puntod sa Sambuanga del Sur ni sa Pototan Iloilo na naglalaman ng kanyang mga labi. Sa kabila ng kanyang pagpapabayani ay nakalimutan siyang parangalan ng bayan. Habang lumalapit ang pagdiriwang ng sentenyal ng ating kalayaan, nararapat na alalahanin ang papel na ginampanan ni Teresa Magbanua na halos gumugol ng kalahating siglo sa labanang Pilipino. Ngayon na ang tamang panahon upang igawad sa kanya ang karangalang nararapat niyang kamtan. Bagamat hindi niya ninasang maparangalan, inaasahan sa isang bansang malaya na alalahanin ang mga nag-alay ng buhay na siyang naging daan para makamtan nito ang kalayaan. Paglingkuran kita.
mga bayani Pilipino na. Come on.